Okay. So, dahil sabi natin, so sabi natin, so alam na natin kung saan magkoconnect o yung network na magkoconnect sa isang router, tapos kung siya lalabas o maghahap, so ulitin natin. So, at pag ito ko-configured natin, dalawang network ang magkoconnect sa kanya. Ito, network 3, tsaka next network 4. Dahil kapag nalaman natin yung network na mag-ano sa kanya, hanapin natin kung siya sa lalabas o maghahap. So, network 3, ang labas niya ito, papunta dito sa side na to. Then, network 4, ang labas niya, papunta dito. Okay? So, yun yung pagka-router 0 tayo. Pag si router 3 naman ang usapan, router 3, yan, ang magkoconnect sa kanya, si network 2, tsaka si network 1. Tapos hanapin natin kung saan siya lalabas o yung hop na tinatawag. So lalabas siya dito, papunta dito sa router 3. Then si ito, papunta naman siya dito. Okay. Pag nasa gitna naman ang magkoconnect, ayan, so si router 1, ay si network 1, tsaka si network 4 ang magkoconnect sa kanya. Then hanapin natin siya kung saan siya lalabas. So dito siya lalabas sa side na to. Tapos dito siya lalabas sa side na to. Ayan. So, ganyan yung pag-ahanapin natin yung routing. Okay? So, dahil ang connection natin, tatlong router, so gagamit tayo yung tinatawag na static route. Pag sinabi static route, ito yung fix na dadaanan niya, hindi na magbabago. Okay? Sabi, doon at doon lang naman siya dumadaan, so kaya ginamit natin ay static route. Okay? So, wala na siyang ibang pwedeng option. So, wala na siyang ibang pwedeng lalabasan pa o dadaanan. Ika nga. So, nagawin natin. So, double click lang si router. Ayan, double click si router. Then, hanapin yung config natin. Then, piliin si static. Ayan. Nakalagay dyan, static route. Ilalagay lang natin yung network, yung next hop, tsaka mask. Okay? So, ito yung router 0. So, sabi natin ang magkoconnect sa kanyang network si 3 at si 4. Diba? At ang labas nila dito kay 2. So, ilalagay nyo lang dito yung network. Ito yung network. Pag sinabi network, yung network address. Ha? Yung network address na ended with 0. So, unahin na natin si 3. So, 3.0.0.0. Then, ang subnet mask ng plus A, ayan, ng 3. So, type nyo lang is 255.0.0.0. Which is man nakita nyo naman din kanina dito nung nag-type tayo ng IP address, ayan, yun yung subnet mask. Ayan. Yun yung mask na ilalagay natin. Okay? Yung mask na nakalagay dito sa router. Ayan, mask. Then, next hop. Ibig sabihin, sabi kanina kung saan siya lalabas. Saan ba lalabas yung network 0 dito kay? Yun. Type nyo lang 2.0.0.2. Tapos, pindutin lang si add. Kaya mapapansin nyo, nung tinype natin yan, ayan na siya. May katumbas na siyang code sa baba. Okay? Which is nandyan yung sa CLI. Ayan. So, dito tayo nagko-configured sa router. Next. So, dagdag natin si 3. So, magkukulit pa kanya si 4. So, punta lang natin yung 4. Same lang din naman yung subnet mask nila. Then, siya sa lalabas. Doon din kay 0.002. So, same lang din. Then, add. Yan. So, dalawa nag-connect kay router 0, which is itong 4 and 3. So, kaya nakalagay dyan, dalawa lang din. Next. Kapag kay router 2 naman tayo, yung nasa gitna. So, pag nasa gitna, so, ganun lang ulit. Hanapin si static. So, ang magkoconnect sa kanya, si 1, tsaka si 4. So, ang magkoconnect sa kanya, yung network 1, tsaka yung network 4. Sa network 1, sa labas sa network 1, dito sa 2.00.1. Then sa network 4, sa nalabas na dito kay 3.002. So lalagay lang natin network 1.0.0.0. Katumbas ng mask 255.0.0.0. Then next hop sa nalabas dito kay 2.00.1. Then add. Next. So si 4 naman, magkukulit din si 4. Yan, pwede lang natin siya ng 4. Then saan siya labas? Dito kay 3. So 3.0.0.2. Then, add.
So kung wala na ilalagay, close na lang din siya ulit. So papansin nyo, ayun na, automatic na nalagay na doon. May, ayun na, may command na siyang katumbas. Okay? Then, dito tayo kay pangatlo, sa pangatlong router. So sa pangatlong router, sino magkoconnect sa kanya? Si router, si network 1, tsaka si network 2, ang labas dito kay 3.01. So ganun lang. Hanapin si static. Ayan. Ay, ganun pa nun. So unahin natin, network 1. So, 1.0.0.0, network, subnet mask na, 255.0.0.0. Then, saan daw ang labas ng network 1 papunta kay 3 is dun sa 3.0.0.1. Then, add. Next, magkukulik sa kanya si 2. O, di lagay na palitan natin from 1, gagawin natin 2. Ang labas, same pa rin sa 3.0. So, add. Then, yun na. Okay na siya. So makita natin, yan, up na siya, up. Then pag titest natin, pindit lang ng isang folder dyan, click dito, click doon. So pag lumabas sa successful dyan, ibig sabihin connected successfully siya. O ibig sabihin tama yung configuration. So PC0 to PC1, tama yung connection. So PC1 to PC0, successful yung connection. Sabihin, nagkita na silang dalawa. Okay? So yan po yung pagko-configured natin sa paglalagay ng IP address. Okay, so ginawa natin dito, naglagay na tayo ng password, naglagay tayo ng banner, naglagay na rin tayo ng mga IP address, both for the router and the PC. Okay, then para i-connect natin siya using the static route, tatandaan lang kapag static route, fixed route siya, okay, fixed yun, hindi na siya pwede magbago. Ibig sabihin kasi yun at yun lang siya. Kaya naka-configured natin. Then ang kukunin natin is yung network. Okay. Yung network na magkoconnect. Yung corresponding mask niya. Okay. Then yung hub. Ibig sabihin hub kung saan siya tatalon o kung saan siya lalabas. Okay. So ititignan nyo lang mabuti. Kung itong network na to, kung dito sila magkoconnect, si ano yung connected na network sa kanya? Si network 3, si network 4. Para yung mga PC dito, saan sa pupunta, dito yung labas. Okay? So, ganun lang din. Titignan lang din yung mga portion ng bawat isa. Okay? So, naintindihan po ba yung paglalagay ng static route gamit nung configuration command natin dito? So, hindi tayo nag-coding dun sa CLI. So, same lang din naman yung pag input tayo ng IP address dito o password or kahit ano, automatic naman nagkaka-CLI na siya. So, hindi na nakalagay dito no IP route kasi di ba kayo nabinura ko siya. Nakalaman. Tapos, meron tayong IP route. Yan, tapos IP route. Ibig sabihin kasi, every call yung pinipindot natin dito, automatically, gumagawa siya ng line o gumagawa siya ng command. Okay? So, naintindihan po ba? So, yung papagawa ko sa inyo, which is sasabit nyo na lang naman siya. Ano ba yun? So, ito, same lang din sa kabila, pero ito na yung IP address nilagay ko siya, tapos yung mga network belong. So, anong gagawin nyo? Halimbawa, ito, iba kanina, parang yung isang router kasi, yung isang router, yan, lagay tayo isang router. Katulad na itong router na to, for example, ay, mali pala, 1918 pala. Sige, router, ito, 1841. So, itong 1841 router na to, is, meron lamang siyang dalawang port. So, naka-open daw siya. So, meron lang siyang dalawang port. Okay? So, ang port niya lang is pass Ethernet 00 tsaka pass Ethernet 01. Okay. So, paano natin siya gagawin tatlo? Para magawa mo siyang tatlo, punta ka lang dun sa modules. Ayan. Ayan. Modules. Hanapin niyo lang dyan yung mga ano, Ethernet
Ethernet o fast Ethernet connection. Pero normally sa Ethernet muna tayo. So hanapin nyo lang yung Ethernet connection. Yan. Nakalagay naman dyan. So pipili lang kayo ng mga settings na nakalagay dyan. So katulad na ito, WIC WAN Ethernet. Ito. So meron lang siyang WAN Ethernet. Ayan. So piliin nyo lang itong para magkaroon ka pa ng isang Ethernet port. I-off nyo muna siya. Tapos i-drag nyo lang siya dito. Tapos i-on nyo na. Tapos mabubot na ngayon yan. So papansin nyo ngayon dyan, pag tinik nyo yan dito, automatically, tatlo na siya. Meron ka ng pass Ethernet 00, pass Ethernet 01, then Ethernet 000. Ibig sabihin, para itong router sa gitna, makapag-connect siya sa mga connection na yan. Okay? So dagdag ako ng switch sa gitna kasi dalawang PC na yung ginamit natin. Okay? Tapos gagawin nyo, i-configure nyo na lang siya using the static route. Pag sabi natin static route, halimbawa itong PC na to, itong router na to, itong dalawa mag-connect. Ano kukunin? Kukunin yung network address. Ayan, network address. Network address. Then saan yung labas? Okay? Tapos ganun lang din sa kabila. Kung mag-connect itong si PC, so magko-connect sila dito kay PC sa gitna. Kukunin ito. Dito lalabas. Kukunin ito. Dito siya lalabas. Okay? So same lang, same procedure lang din siya. Ang pinagkaiba nga lang, meron ng mga PC. Meron siyang switch sa kadalawang PC. So mapapansin niyo kulay ano na siya, kulay green, ibig sabihin up and running na siya. So pwede niyo na siya sige. Screenshot ko na lang pala 'to. Tapos send ko sa inyo para mapag-practice nyo na. Dapat ano ah, iaanin nyo yung code, i-screenshot nyo yung code, lalagyan nyo na ang username and password, itong tatlong to, yung tatlong router na yan, lalagyan nyo ng username and password, lalagyan nyo siya ng router name o host name, lalagyan nyo siya ng MOTD o ng banner. Pero dapat lahat yun naka-screenshot. Okay, katulad ng ginawa natin dito kanina. Okay. Yan, So lalagyan siya ng banner, lalagyan siya ng console password. Pag sabing console password, bago makapasok kay router, lalagyan ng password. Then enable password, pag sinabing enable password, pag type mo ng enable dun sa router, magkakaroon muna siya ng password. So para i-ano natin. So sige nga para, yan. Lang. So EN, ganyan. Conft. So, line console. Tapos, 0. Yan. Tapos, password, Peter. Then, lalagyan mo yung word na login, exit. X. So, yun na siya. So, yan yung console. Bago mapasok yung router, may password. Okay? Tapos, balik ka ulit. EN, conft. So, ano naman? It's a enable password. Yung purpose ng enable password, ito yung para pagpasok mo, pag-type mo na enable, yan. O, diba? Peter. Ito yung console. Tapos, EN ka. May password. Yan naman si Peter ulit. Tapos, bago ka mapasok. Okay? So, pwede ka gumamit ng enable password or enable secret password. Yeah, yun yung kailangan nyo ilagay, ha? Tapos maglalagay na lang din kayo ng banner MOTD. Okay, so ibig sabihin lahat yon ay pala sa form 50. Yan, tapos lalagay na lang kayo ng lahat yan na dapat merong banner MOTD. Si router 1, si router 0, dapat meron siyang banner MOTD. Okay, so yun yung papagawa ko sa inyo next week. Ay, ito isa na mapapagawa ko. Kasi next week, mag-discuss ulit tayo tapos may panibago ulit ako ipapagawa. Okay? So, yan lang po muna para sa araw na ito. So, may tanong po ba?
Okay, so yung exam, hindi muna natin siya i-schedule same dun sa schedule next week, ha? So, discussion week pa rin yun sa next week. Then, after ko makapag-discuss o matapos yung mga discussion natin doon, tsaka tayo mag-exam. Sabay na yun na yung mga activity tsaka yung quiz. Sabay ko sabay na yung ibabato. Pero siguro yung quiz lang, meron may timeline, mga may timeline lang. Pero yung activity, so hindi ko na siya masyadong lalagyan ng timeline para kahit papano is matapos siya. Okay? So, if there's no question, so that will be all for today. So, kita na tayo bukas. So, by tomorrow, yung ano natin, ng bukas. Ayun sa integration. Okay? So, kung wala na,